Alamin na po natin update sa panalasa ng Bagyong Falcon sa Cagayan kung saan ito naglandfall. Live mula sa Lalo, Cagayan. May unang balita si Cesar Apolinario. Cesar. Ika, narito ako ngayon. Kung nakikita mo sa aking likuran, ito yung Magapit Bridge. Ito yung nagdudugtong sa barangay Magapit at sa barangay Bangag dun sa kabila. Yung nasa ilalim nito, ito yung Cagayan River. At yung mga residente rito sa aking kanan, Igan, makikita natin, maganda yung lugar nila, hindi sila binaha mula kagabi, no? Nung magsimulang manalanta itong Bagyong Falcon. Kahit malakas ang ulan dito kagabi hanggang madaling araw, ay hindi na bumaha. At kung makikita natin, malapit lang sila sa ilog. Ito, ang sabi ng mga residente, hindi naman daw umapaw yung ilog ng Cagayan. In fact, itong nakikita natin, itong flow ng river, papunta na yan sa dagat. At ang kwento rin ng mga motorista na nakausap natin dito sa kahabaan nitong Cagayan Valley Road, Igan, ang sinasabi nila, may mga nakita silang mga nagbagsakang mga puno, pero nagtulong-tulong yung mga residente, no, na tanggalin ito. Yung mga motorista tumulong na rin sa pagtatanggal. Dito sa area na ito, Igan, may mga kabahayan din tayong nakikita sa ilalim. Ayan, yung iba may mga nasirang mga bubong pero inaayos na nila, naayos na yung karamihan sa mga bubong dito. Dahil nga mula kaninang umaga ay hindi na masyadong maulan, ambon-ambon na lang at hinihiling na nga ng mga residente rito na sana ay hindi magtuloy-tuloy ang pag-ulan. Although sa ngayon makulimlim ang paligid, hindi pa natin nakikita yung pagsikat ng araw at nagdadasal yung mga residente, no, na tuloy-tuloy ito at ang pag-iingat na ginagawa na lang ng mga residente, lalo na yung malapit sa riverbed, ito sa gilid, ay baka nga posibleng lumakas pa yung pag-agos ng tubig dito galing ng bundok at yun namang mga residente sa mga paanan ng mga bundok ang banta ng landslide. So pinapaalalahanan ng mga opisyal ng mga otoridad dito, no, yung mga residente malapit sa mga bundok na mag-ingat kung sakaling malambot yung mga lupa ng mga bundok dyan, eh mag-evacuate na yung iba dahil delikado talaga, Igan. Kamusta yung ano, yung ilog dyan? Yung ilog dito, Igan, hindi naman siya umapaw. In fact, kausap ko yung mga residente sa tabing ilog. Marami na tayo na pagtanungan. Hindi naman daw talaga kumbaga lumagpas doon sa pinaka-level niya. So hindi rin umabot sa mga kabahayan. Although doon sa mga ilang barangay dito, lalo na yung nadaanan natin kaninang madaling araw na mga binaha, yung tubig na nanggaling kasi sa bundok, bumabayan papunta sa mga pilapel, sa mga palayan. Kaya yung ibang mga bahay rito ay binaha. Although, tinignan natin yung ibang mga kalye, no? Yung dinaanan natin kagabi na bahangba at hindi madaanan ng mga motorista kagabi. Kaninang alas 4 ng madaling araw, humupa na raw yung baha sa area na yon. Kaya yung mga motorista ay nakakadaan na lahat ng mga motorista dito. Kaya kung makikita natin, ano, tuloy-tuloy yung mga motorista na dumadaan dito sa Magapit Bridge, Igan. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Cesar Apolinario.